Mas matindi ang kahirapan doon kumpara sa iba, senyora. Alam ko yon. Alam ko at wala akong pakialam. Minsan ako nakarating sa may pinto nyo. Gusto kong sumama. Kailangan kong sumama. Ay, anak ko. Pagbigyan nyo na siya sa hiling niya dahil napakabuti niya. Paano natin siya matatanggihan? Pag nakita siya ni Luna, sigurado ichichismis lang siya doon. Sinimula na nga niya. Ma, sabihin nyo, wag na lang. Alam mo, Nando, kung hindi nyo siya isasama, baka isipin niya puro masasama ang naroon. Hindi ganon yon, senyora. Mahihirap ang mga nakatira roon. May pagkain sila sa tanghalian, sa hapunan wala na. Pero mababait at matulungin silang mga tao. Sige na, sumama na kayo. Agripina, naitago mo ba ang mga gamit ni nandito? Noong sanggol pa lamang siya? Siyempre naman, senyora. Naitago ko ang mga gamit niya noong araw na. Noong araw na isinilang siya at nung bininyagan siya. Oo nga, lalo na nung araw ng binyag. Ang damit pambinyag niya, yung kwintas na bigay sa kanya ng ninang Tonya niya, ang damit niya nung ipinanganak siya, ang kanyang lampin, ang kanyang jacket, naitago ko ng maayos ang lahat. Agripina, gusto ko sana na mabigyan mo ako ng isa sa mga gamit niya noon. Sabihin niyo, senyora, anong edad na matay ang anak ninyo? Sige, ulitin natin, tita. 1, 2, 3, 4, 4. Si Mami, may ibang lalaki. Sigurado ako. Hindi ako maaaring magkamali. Ann Gerson, isang lalaki. NB, isang babae. Hindi ka naman nakikinig eh. Siyempre nakikinig po ako, miss. Siguradong siya ang anak ko. Nawala ang anak ko. Nung sanggol pa lamang siya. At naitago niyo rin po ba ang mga gamit niya? Oo. Siyempre naitago ko. Sige, tayo na nandito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga gamit mo nung sanggol ka pa. Alam mo na yun, anak. Ang lahat ay naroon sa maliit na karton sa ilalim ng higaan ko. Ipakita mo na rin sa kanya ang litrato ng binyag mo. Higit sa lahat, gusto kong makita ang mga unang damit mo. Sige po, senyora. Tayo na. Paalam na, Agripina. Maraming salamat. Kaibigan, ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa mga ginawa mo sa amin. Alam mo, iho, ang kailangan mo ay isang babaeng maraming karanasan, kagaya ko. Bata pa naman at handang magmahal. Ano masasabi mo? Gusto mo ba yon? Iwan na lang po natin dito, senyora. Pwede? Ang mga bata na pong bahala riyan. Bantayin niyo ang kotse, ha? Lagot kayo pag nagaskasan yan. Kami na ang bahala. Huwag po kayong mag-alala, senyora. Gusto niyo pa rin po ba tumuloy? Oo, syempre naman. Sige na, nandito. Tumuloy na tayo. Isama niyo na ako pakiusap. Tapos nagagalit sila sa akin. Dahil sinasabi ko raw na may sugar mommy ang Nando na yan. At si Vera Cruz pang kumukonsinti sa ginagawa nila. Malalaman ang lahat ito. Huwag na po kayo masyadong tumingin sa paligid. Pangit ang lugar na to kumpara sa bahay ninyo. Hindi. Napansin ko na maraming mga bata rito. Hindi nyo pa po nakikita ang lahat, senyora. Ayan siya. Tingnan ninyo. Siya yung babaeng sinasabi ko sa inyo. Ay, hindi naman siya mukhang Amerikana, Luna. Pero maraming perang babaeng yan. Sana nakita nyo ang minamaneho niyang kotse. Kaya nga nabayaran niya na sinandito. At halatang halata naman na gusto siya ng batang yan. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo kung paano siya tumingin sa kanya. Parang baliw, ano? Huwag nyo na silang pansinin, senyora. Tumuloy po kayo. Naalis na po muna ako. Meron pa akong kailangan gawin pero babalik po ako mamaya. Sige po, Ninong. Salamat, Vera Cruz. Natutuwa akong makilala ka. Tuloy po kayo, senyora.
Hindi ba sinabi ko na sa inyo, si Vera Cruz ang pasimuno, iiwan niya sila sa kwarto. At siguro, natanggap na rin niya ang parte niya. Tapos ipagtatanggol pa ninyo ang Nando na yan at ang sunog na yan. Ang totoo niyan, si Nando ay nagkukunwaring inosente lang siya. Pero ang talagang nangyayari, marami ng kalokohan ang batang yan. Maupo kayo, senyora. Salamat nandito. Maari mo bang ipakita sa akin ang mga gamit mo na naitago ng iyong mama? Opo, sige po. Parang kayamanan kung itago yun ang mama ko. Ilalabas ko lang po ang kahon, ha? Ito po yun, senyora. Yan po yung bininyagan ako. Diyos ko. Tingnan niyo po, senyora. Sabi sa akin ni Mama, ito po yung mga damit na suot ko nung bagong panganak ako. Gusto mo siya? Ibibigay ko siya sa'yo.